tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-una ang talakser sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na ba tayo sa talakan? Sapo ba kayo? Sa puti o sa pula? Eh sa okrayan, ready ka na rin ba? At para mas masarap ang kwentuhan, narito ang ating kapatid na si Han. Hi, Ate Ami! Handa na kami dito! Di ba sausawa na? Saan ba tayo? Face to face na? Isa na naman pong bagong araw, kaya isa na naman pong maingay, ngunit makabuluh ang talakan. Ang haharapin po natin ngayon, kasama siyempre ang ating mga kapatid na mga sausawera at sausawera dito sa studio, at pati na rin po yung mga nakatutok sa kanilang mga TV sa bahay araw man o gabi. Ako po, maraming salamat po sa pagkikisausaw ninyo sa amin, lalo na yung mga nanonood sa atin sa internet. Maraming salamat po sa mga nakikipagpalitaktakan sa ating fanpage sa Facebook at sa Twitter ng mga sausawero at sausawera. Salamat po at happy viewing din kay Rebecca Sumayo at Latoga, kay Rica Bebe ng Tansa Cavite, at kay Suset Kasubha. Ayan, maraming salamat po sa bawat episode na talaga naman pinapanood ninyo, sinusubaybayan at nagko-comment sa Facebook. Salamat po ng marami. Ako pa rin po ang inyong Ate Ami na lagi nagpapaalala, kung may problema kaharapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At para kompleto at mas masaya ang araw natin dito, narito na ang leader ng mga sausawero at sausawera. Ang primero sausawero, ating kapatid na si Hans Martel. Hello, Ate Ami. Hello, mga sausawero at sausawera. At mga bata, ang dapat ninyong pinupulot sa aming programa, syempre, ay ang mga mabubuting aral na matututunan ninyo mula sa ating Trio Tagapayo! Kompleto sila ngayon! Ako, meron tayong tagapagpaliwanag sa mga legal na usaping maaaring kaharapin ng ating mga bisita. Siya po ang ating kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Mizel Antonio! At ang ating naman pong taga-gabay at taga-tulak sa atin papunta sa kaliwanagan ng isip at damdamin, siyempre po, ang ating spiritual advisor, Reverend Father Albert Mecaidor. At ang huli, pero kumbaga ika nga last but not the least sa ating trio tagapayo, ay siya naman pong tagapagpaliwanag ng mga nagiging ugali at gawi ng ating mga bisita, para lalo naman nating maintindihan ang kanilang sitwasyon. Ang ating pong Doctor of Psychiatry, Dr. Geraldine Sayo! Silang tatlo ang mga tagapayo ng bayan. Lagi natin silang pakikinggan, ha? At ito pang isang magandang binibini ang ating ate na dapat din nating sinusunod. Ate Ami! Salamat kapatid na Hans. Ang issue po natin ngayon, mga sausawero at sausawera, aba,
Eh magkapatid po na nag-aaway kung sino nga ba daw ang dapat na tumira sa second floor ng bahay nila. At sa pagkakataong ito, yung kapatid daw na panganay, ang siya namang pasaway. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Napalayas daw ni ate ang kanyang nakababatang kapatid sa second floor ng bahay nila. Gusto ko kasi ako dun sa taas eh. Eh, ayaw niya umalis. Kaya ako nagalit sa kanya. Bigla-bigla na siya nag-text na siya daw din titira sa taas. Hindi ako titigil, hindi ko sila umalis. Wala ko talagang balak umalis doon. Wala naman siyang karapatan sa akin magpaalis eh. Dahil si nanay naman na nagpatira sa akin. Minang ina, ano, matanda siya, kailangan siyang igalang, kailangan siyang irespeto, tsaka dapat siya ang masunod. Kung matanda ako, dapat masusunod. Kung gusto mong tumira sa bahay natin, doon ka sa baba. Yung bahay na yun na binigay sa akin ni nanay, akin yun. Huwag na nating patagalin ito dahil ang magkapatid maghaharap na dito lang sa Face-to-face! Nakakalungkot man isipin mga ka-face-to-face pero magkapatid po nagbabangayan ng dahil sa second floor ng bahay nila. Ito po ang mainit na issue natin ngayong araw na ito kaya tawagin na po natin agad ang nagre-reklamong si Amor Bakaran. Pasok! Face-to-face! Kamusta Amor? Pakikwento sa amin, ano ba itong naging issue ninyong magkakapatid? Eh kasi po, yung kapatid ko po, ano, nasa Bulacan pa po kasi ako noon. Mm. Tapos, pinaalis na po kami doon eh. Bale, nagsabi po ako sa nanay ko, yung sa may-ari po ng bahay na kung pwede doon kami. Tsaka, in-offer din naman ng nanay ko na doon daw kami sa taas. Tapos, nung nandun na kami, gusto niya na kaming paalisin. Ilan ba kayo munang magkakapatid? Sa tunay na magkakapatid po, lima po kami. Tsaka muna, sa tunay, lima? Opo. Okay, tapos? Tapos panganay po yung si Jeneline po. Saan siya panganay? Sa amin sa, pong lima. Dito sa tunay. Opo. Nalito ako doon ah. Opo. Amor, meron, bakit meron bang fake? Hindi, meron po kami. Ibig sabihin pangalawa. Opo. Saan ninyo ito kapatid? Sa nanay? Sa nanay din po. Okay, mas matatanda ito o mas na... Mas matanda po sa amin. Ah, okay. So, kayo bali ang lumalabas na pangalawang pamilya na? Opo. Ng nanay mo? Opo. Okay. Tapos yung nakatira na po kami sa taas, ang gusto niyang mangyari, umalis daw kami. Bakit daw? Kasi nga, ang katwiran niya, panganay daw siya, dapat doon daw siya sa taas. Sabi ko sa kanya, gusto mo pala ka ako sa taas, bakit nung wala pa kami dyan, hindi ka nagpursige na doon ka tumira sa taas? Kung kailan nandyan na kami, saka gusto mo kaming paalisin, saan kami titira sa kalsada? Itong inireklamo mong kapatid mo ay si ate mo. Opo. Anong pangalan? Jeneline po. Jeneline. Opo. Saan siya nakatira doon sa bahay? Sa baba po. Sa baba. Opo. Okay. Ang gusto niya po mangyari kasi porque panganay daw kasi siya, dapat doon siya sa Derecha taas. Derecha ang tanong, Amor, nagbabayad ba kayo ng renta? Hindi po. Nagsishare lang po kami sa ilaw. Okay. Si ate mo ba nagbabayad din ng hindi ilaw? Hindi po. Wala nga po siyang binabayaran eh. Ah, wala siya binabayaran kahit ilaw? Wala hindi po. Siya nagsishare? Wala po. Yung anak nga niya kahapon sa akin kumain, naawa akong tita. Ano, nagugutom ilan na ako si mama niya? Tulog. Ano, apat. Parehas apat? Kami, oo. Hindi niya inaalagaan? Hindi, sabi nga sa akin kagahapon, tita, nagugutom na ako si mama, tulog. Sabi ko kasi iniisip ko, papasok yung bata, tsaka kahit naman magkaaway kami, pamangkin ko pa rin naman yung. Sabi ko sa kanya, sige ka, ako may pagkain ako sa taas, umakyat ka. Sabi ko sa kanya, kumain ka. Sabi ko sa kanya. Bakit siya laging tulog? Ewan ko, tulog na siya ng tulog talaga. Babangon lang pag may pagkain. Tapos pag walang pagkain, tulog. Hindi nga marunong maglinis ng bahay. Tsaka yung nag-away pa kami dun sa anak ko na sinaktan niya nung ano pa. Bakit niya sinaktan? Ano kasi daw, minura daw siya. Ang anak mo? Oo, nagmura daw yung anak ko. Ang katwiran ilan ko naman kasi. Ilan taon ang anak mo? 3 years old. Sabi ko nga sa kanya, ako may problema sa anak ko. Sabihin mo sa akin, wala kang karapatan saktan ang anak ko. Dapat ako mag-sleto. Ano ginawa niya sa anak mo? Sinaktan po niya daw. Sabi ng anak ko, nagsumbong sa akin. Nagpang-abot kami nung nakaraan pa. Yun, nagkapatawaran kami kasi nag-December. Sabi ng nanay ko, Pasko naman, magka-ayos.